para kauwi lang natin. At gabi na naman, ganitong oras na naman tayo magpapatoka. Kukunin ko muna yung laban ko sa Linggo. Punta muna natin doon sa likod. Mapapansin nyo naman, di ba? Iniwan ko lang yun sa may scratch pen. Ayan na, pagdating natin, ayun. Paupo lang yung manok natin sa lupa. Tanggal ko na yung bato. Tsaka yung plywood na tinakip ko. Tapos kunin ko na yung ating panlaban. Malikot talaga hawakan to. Paghawak mo na to, nagpupimiglas talaga siya. Kaya hindi ko ganong maitutok na naman yung camera. Kasi nga, kulit niya. Ano? Tapang naglalakad ako, talagang nagpupimiglas. Yan, ilagay ko na sa scratch pen. Anong oras uwi natin? Ganyan din yung oras na. Para sa akin, okay naman sa experience ko. Nga, nakakang yung nakakalagin yung bukas ko. Nakakalagin yung platinum. Yan yung pag-condition natin. Yung mixture ko. Yan makikita nyo dyan sa loob nyo. Platinum yan. Siyempre gabi, ayan patukan natin dyan. Iwasan natin. Iyan po. Tansya-tansya lang yan mga katabada. Yung mapapansin yung konti lang yan. Kasi nga, kinaumagahan. Bakit tayo nagpapatuka. Para naman di siya mahirapan tumunaw pag sobrang dami na yun. Sakto lang yan. Kain niya na yan. Yan, mapapansin nyo, malakas pa rin siya kumain. Talaga yung gusto ko sa panlaban. Pero kung humina na kumain niya, ginagawa ko dyan, i-out ko yan. Dito na itutuloy laban niya. Kasi ibig sabihin na, hindi maayos yung condition ko. Ngayon, yun ang observation ko sa mga parang dito mo. Ang maganda sa mga kapang laban, hindi nagbabago yung itag sa pagkain. Kailangan magana kumain. Mabilis ito muna. Yun nga, naubos na. Kumuha na ako ng tubig. Kaya nang dati, pag panlaban, mineral water pa rin tayo kukuha. Ayaw natin yung galing sa gripo. Nawasa. So, may halog chlorine yun. Dito tayo. Kailangan malinis yung painom natin sa kanila. Gagamitin natin pa yun. Sawa lang yan ng tubig. Dito yung kinokontrol ng tubig. At kukontrol ako ng tubig dyan. Oras na laban. Two dips lang ginagawa ko. Pag malayo pa naman, hinahayaan ko lang yun. Mapapansin nyo dyan. Duelo lang yung pagpapainom ko. Ayan. Tuloy lang. Sa siya na ang umayaw. Kasi pag nakita mo naman yung ipot niya, bumabase kasi ako sa ipot pag maglalaban. Yung mga basa na siguro ng sobrang ng ipot, hindi ko na papainumin ng tubig. Hindi pala, bali, kukontrolin ko lang ang tubig. Pero kung nabuo naman ang ipot niya, naanayaan ko lang siya. Ayaw na lang yan pag ayaw nyo na uminom ng tubig. Kasi sila naman nakakaalam ng nila. Ng moisture nila sa katawan. O kahit minsan sa ipo, maano natin kung masyadong mabigat yung manok o tubig. Kaya nga mapapansin nyo yung patukan natin.
konti na lang yung pellets. Kasi nga, gusto ko natunaw yung mga taba-taba niya. Na, babalik ko na ulit siya dun sa tuloy para makapapay. Ano yung keeping period niya. Dadalhin ko ulit siya dun sa kulungan. Itinagay ko siya. Para ikulong na ulit para sa keeping. Pero hindi atin yung kulungan mga katumad. Ikikulong lang tayo. Malinis naman. Kailangan malinis yung kulungan. Huwag maipot-ipot. Ano naman, mabango naman yung apakan niya. At papakainin ko na rin yung natitira pang tatlong pirasong manok. Inuna muna natin yung panlaban kasi siyempre kailangan niya na makapagpahinga. Yun na nga. Kain ko na rin. Dito mas marami yung pellets. Ito. Para doon. Kasi hindi naman ito panlaban eh. Pero yung takal ng pakain niya. Dito sa mga nakatali ko. Kunti lang. Hindi gaanong marami. Puro mga 35 grams. Yung pagkain ko sa kanila. Kasi bigla pinapakain ng marami. Meron na lang kung malapit ng laban saka ako mag-aag sa katupad. Ayan lang, ang gawa ko mga katupada kahit gabi na, ilaw lang malakas kumain. Wala pang 5 minutes ubos na nila yung ano yung patoka, lalo na kumaliwanag. Mabilis sila kumain. Kailangan lang dyan masana yung manok mo sa gabi mo na pinapatoka o madaling araw pa tumutoka. Kailangan masanay lang, sanayin mo sila ng ganun. Kahit maglaban ka man, okay lang. Hindi sila maninibago kasi sanayin na sila ng ganung oras na kumakain. Kahit pasubuan mo pa yan ng gamot, maluluso pa rin yan. Kinamaga. Yan yung ano ko. Discarte ko mga katupada sa pagmamano. Kaya nga lang talaga paspasan. Hindi mo na minsan mahimas yung manok mo. Tuwing Sabado Linggo na lang, pag walang pasok, ito na nakakabawi. Ayan o. Nakikita nyo naman. Pero malapit na maubos eh. Naubos niya yan, papainumin ko agad ng tubig para ako naman ang makapagpahinga. Yan ang sakripisyo natin sa pagmamanok. So para lang naman sa panalo. Yan nga ito, kung mapapansin nyo, tatlo na lang nakatali natin. Yung isa, naiwi ko ng Bicol na nanalo. Puti ay panalong patay. Tapos ito, ito medyo bata pa ito, hindi pa alanganin pa, hindi pa gano'ng lalabas. Ayun, ina, hindi pa natin magamit kasi malamig. Ayun, pumangitlog. Lumalaga na ito, siguro mag 9 months na siguro itong inahin ko na nandito. Pinapaside ko yan sa kanila. Sinaside talaga nila yan. Ayaw kasi nagtitira sila ng kain. Side talaga yan, kung side. Makikita ko dyan na naiwan, paubos ko yun sa kanila. Pag naubos na, ako yan bibigyan ng tubig. Pwede na siyang painumin. Ito, meron pa. Laban muna natin yan para mabilis niya maubos. Hindi niya makikita gaano eh. Para sabay-sabay na sila. Mainaw, mabilis naman sila kumain. Ito, medyo nagkalat yung ano niya. Yung patoka, ito yung matapang natin na manok. Ito na nakadalawang panalo na to.
ito yung itim yung mga kuko at unsihan ng bagwis. Kaya nagustuhan ko itong manok. Kung mapapansin nyo, medyo baliko na yung gitnang daliri niya, hindi na tuwid. Kasi tinamaan ng ano yun, tare. At makikita nyo, lalakas tumukot. Napaside ko talaga sa kanila yan, bago ko pa naman ng tubig. Inayaan may mga tira-tira dyan. Kasi nga, gusto kong pagkuhay nila, mabibilis at ano, para yun ko kasi yan, kasi ang basihan ko kung makikita ko healthy yung kasi pag once na magbago ang pagtuka niya, ibig sabihin may problema yan. Yan po yung titingnan kung may sakit. Okay po. So, para magamot agad. Yan pala tandaan ko. Yan nga. Inumin ko na sila. Ito, mga point of ko naman dito. Ito, okay lang to. Galing sa grip. O siya nawasa sa grip ko lang. Kapansin nyo, naka-medias pa ako dyan. Kaya alis ko yan kasi matapang yan. Namamalo. Kita nila. Minsan nga, hindi ko na naaalis yung mga katupada eh. Iniiwan ko na yan. Lalo pag umuulan, mahirap lang dyan magpatuka pag umuulan. Tapang tayo magpatuka. Kaya sa mga empleyado dyan na mahilig sa manok, pwede po kayo mag-alaga. Kahit gabi na kayo magpatuka, okay lang. Ito yung aking discard. Salamat mga katupada.